Ayan, ang episode po natin ngayon ay kung paano gagawing wireless extender ang ating mga unused Converge Wi-Fi router. So, umpisahan natin sa pagre-reset ng ating router. Press lang natin yung reset button. Gamit lang kayo ng pin or any matulis na bagay na pwedeng pumasok sa butas. Antayin lang natin na hanggang mag-reset. Ayan. Pag namatay yung mga ilaw, pwede na yan. And then, antayin natin na makapag-initialize siya ulit. Ayan. Tapos, pag nag-initialize na, punta tayo sa ating computer. Tapos, antayin lang natin na makakuha siya ng IP address. Tapos, open tayo ng web browser. Open natin yung 192.168.1.1. Ayan. So, yung login account, ilalagay ko na lang sa description yung username at password. Ayan. Tapos, after nating makalagin, kapag nakalagin na kayo, punta lang kayo sa network. Ayan. Tapos, sa under ng network, hanapin natin yung LAN. And then, yung DHCP server, i-uncheck lang natin. Uncheck. Tapos, i-save. Pag na-uncheck nyo na, i-save nyo na. Ayan, save nyo na. Ang purpose lang naman kasi nito, yung DHCP server, para hindi siya magbigay ng sariling IP address na nanggagaling dito sa router. So, ang magiging pinaka-function niya ay parang hub na lang na naka-wireless. Kasi diba yung, kung familiar kayo sa hub, yung network hub or network switch, parang physical connection siya na nakakable. Pwede rin naman to kung may computer kayo, i-plug in nyo lang dun sa port niya, yung 1-4 na port. Pwede yung isaksak dun yung mga computer nyo. So parang hub din siya. So ang additional function nga lang, kasi router, wireless router siya, so magiging wireless device na nagbo-broadcast ng network para ma sagap ng ating mga cellphone. Tapos kung gusto niyo palitan ng password, Wi-Fi password, punta lang kayo sa WLAN security, tapos or kung gusto niyo ma-view yung password, ayan, i-check niyo lang yung button or checkbox na 'yon. Tapos kung gusto niyo palitan, ayan, palitan niyo lang din 'yan tapos i-save niyo. So i-save ko siya. Ito yung sa 2.4G. Tapos, kung nakikita nyo yung WLAN 5G, ayan ito. Same din sa security. Check nyo rin yung box kung gusto nyo makita yung password. Tapos, kung gusto nyo palitan. So, ngayon, same lang siya kasi kaka-reset lang natin. So, hindi naman nabago. I mean, yan yung default niya. So, kung gusto nyo palitan, type nyo lang yung password na gusto nyo dyan, tapos save nyo. Tapos, pwede nating i-log out. Meron na siyang internet. So, ang gagawin ko ngayon, parang hub. So, ilalagay ko yung computer ko. Ayan, dito ko siya ipa-plug in. Actually, itong block, ipa-plug in ko siya sa hub na may internet. Doon sa existing network na mayroong internet. Tapos yung yellow na cable, papunta yan sa computer ko. Yan yung ginamit ko kanina para ma-configure. So, ngayon yung black galing sa any port dyan, pwede mo yan isaksak doon sa main hub na may internet. Ayan, so ipiping natin yung internet. Okay. Hindi ko na siya ipipinga. Ipapakita ko muna sa inyo yung network. Kasi nga kanina, naka 1.1 siya. Ayan, 192.168.1.1 yung gateway. So, i-acquire lang natin ang IP address. Naka-DHCP na lang yung ating computer para kumuha siya ng IP address galing dun sa ating existing na network. Yung may router. Yung network na may internet. So, since nakakuha na siya ng IP address ngayon, yan, nag-warning na siya. Meron ng internet yung computer natin, pero iba na yung IP address, hindi na 1.1 yung gateway. So, yung gateway, yun yung
Yung kanina, yung gateway niya kanina, yun yung Converge Router. Kasi yun yung DHCP server eh. Kumbaga, yun yung nagbibigay ng IP kanina. So, ngayon, ang dinisable na natin yung DHCP server. Ang pinaka-DHCP server na, yung main network natin na mayroong internet. So, itest natin yung internet kung may connection na nga. Ayan, so makakapag-speed test na tayo. Kahit na walang network yung ating router or yung ating converged na Wi-Fi router. Ayan. So, ayan, yung pinaka-use ng ating Wi-Fi extender ngayon, yung Wi-Fi, yung converged router ay para ma-extend lang yung signal ng inyong internet or inyong Wi-Fi signal. Para ma-extend lang, madugtungan lang, kumbaga, or magkaroon ka ng additional na wireless. Ayan, so dito po nagtatapos yung video. Maraming salamat.